Hello mga tol, kumusta kayong lahat? Good morning sa inyo. So today is Thursday, March 26, 2020. Ngayon na yung simula ng bagong oras ng curfew. Dati siyang 7 p.m. to 6 a.m. Ngayon, magsisimula na siya ng 3 p.m. to 6 a.m. Kaya dapat mga tol, before mag 3 o'clock ng hapon, nasa loob na tayo ng bahay. Dahil yun lang yung magagawa nating tulong para sa bansang to mga tol, yung sumunod. At para din naman sa atin yon, para hindi tayo mahawahan or kung sakaling mang meron na tayong nararamdaman, hindi tayo makahawa pa sa iba. And sino ba naman yung hindi susunod, napakalaki nung multa kung sakaling mahuhuli ka sa curfew. 'Di ba? 10,000 or 130,000 pesos. Ang laki noon, saan makukunin yon? Wait lang, nakbaka. Si Asi. Kasama nga pala si Asi. Nihintay lang namin yung asawa ko. Inatid ko siya ngayon. May kinukuha lang. And yun nga. Ano ba? Nasaan na ba ako? Ibig sabihin, ang laki ng multa. Saan natin kukunin yun kung sakali mahuhuli tayo? Samantalang karamihan ng mga empleyado dito sa Saudi Arabia is sumasahod lang ng nasa 2,500, 3,000. So, paano, 'di ba, kung sakaling mahuli ka? Kaya dapat sumunod na lang tayo at para lang naman 'yun sa ano, sa ikabubuti natin. So 'yun. Inatid ko lang yung misis ko, pero sabi niya kasi ikukuha niya ako ng kape. May libreng pa kape kasi sa ospital nila, Starbucks at saka Costa. So ikukuha niya ako ng kape. So hinihintay ko lang. Ayun, no. Nak, kumakain siya ng grapes. So ito nga pala yung sitwasyon mga tol. Hi. Wala kayong magagawa. Dahil dito sa COVID na to, sa pesting to, lahat nagbago at napipirwisyo talaga lahat. Yung trabaho ko, tapos yung anak ko. Kasi ganito yung mangyayari. Si Jesse kasi may pasok siya ngayon. 9 to 5 siya. Tapos ako, walang magbabantay kay Asi. Hindi ko pwede siyang iwan. Ito na, wait lang, ito yung aso. Ay, bumili ka ba ng tinapay? That's for Azzy. Ano to, libre din? Sige lang. Libre din to? 10 yan. Ah, ito, 10. Ito, libre. Oo. Bye-bye, baby. I love you. Masay, bye-bye daw. Rich. It's a good bed. Love you, sister. Okay, babe. Ah, ito, may libreng pa kape. May libreng pa kape si Costa. Thank you. Hindi to sponsor pero salamat. Itutuloy ko na lang mamaya mga tol, nagliligalig na yung anak ko eh. Alis na kami. Pansin niyo mga tol, andito si Asi, kasama ko siya. Andito kami sa workplace ko, dito sa laboratory. So ito, i-explain sa inyo mga tol kung bakit andito siya. Bali, na-explain ko na pala doon sa unang video ko about doon sa curfew. Nabanggit ko na doon. Kaso nga lang, kailangan ko siyang i-private kasi medyo may may maselan na video. Ito kasi yun, explain ko na lang rin ulit. What? Ito na lang. 1, 2, 3. Kasi ganito mga tol. Dahil nga dito sa peste. What? Okay. Dahil nga dito sa peste na kumakalat na to, lahat na piperwisyo katulad ko, katulad namin, yung trabaho ko, pati si Asi, nadadamay, siya yung pinaka-apektado talaga eh. Kahit mo alam, ang kulit. O, oh, yan. Okay na. Okay. Thank you. Welcome. Study. Wait lang. So, siya kasi talaga yung pinaka-apektado. Dahil nga dito sa kumakalat na pesting to,
May pinagdadalhan talaga kasi kami sa kanya. May nag-aalaga sa kanya. Kaso nga lang, yun nga, yung caretaker nung building nila, pinagsabihan sila na wag munang tumanggap. Kasi nga, ayaw nilang may pumasok na ibang tao. Which is, naiintindihan ko naman. Kasi kung ako din naman yun, ganun din yung iisipin ko. Para na rin na, kumbaga, parang para protektahan yung family ko. So, okay lang yun. Kaso nga lang, ito nga, ang problema, parehas kaming working ng asawa ko. Yung asawa ko nasa hospital, ako naman nasa clinic. Magkaiba kasi kami ng trabaho eh. Magkaiba kami ng pinagtatrabahuan. Kung bago lang kayo dito, ako po ay isang dental technician at ang asawa ko ay nurse. Why? Ang kulit. Down? You want to go down? Okay, ang kulit. Ay, naku, di ako matapos. So, yun. Parehas kaming working, so... Tapos, pinaigting pa yung curfew ngayon, binago yung oras, pinaaga. So, wala akong, walang bakanting oras kaming dalawa na para mabantayan si Asi. So, kaya ako siya dinala. What? Wait lang, Nak, please. Wait lang, I will explain to them why are you here. Cat? Yeah, there's no cat in here. Maybe outside. You want meow to see the cat? Meow? Say meow? Meow! So yun, kaya andito siya ngayon. Kaya andito siya ngayon. Meow! Okay. Meow! Meow! Enough na, enough na. Wait lang, enough na. Meow! Meow! Wait lang. Meow! Ayan, meow! Kaya andito siya ngayon kasi meow nga... yung pasok ko pang umaga din ako, kumbaga broken time kasi yung schedule ko from 8 o'clock to 12 o'clock tapos 3 to 9 kaso nga lang touch ka na lang muna ng Peppa Pig, okay? Para mag-behave ikaw. Ang kulit mo eh, ang kulit mo eh, no? Oh, wait lang, wait lang, wait lang. Mahuhulog eh. Ikaw. Bread? Oh, you want bread? Oh. Oh. What? I love you. Huh? So, ito ang ating guest. Huh? Oh, ayan. Oh, sit down. Yeah. Just watch, ha? So, kaya nga, andito siya. Kasi kung hindi ko naman siya dadalhin, so, paano ako papasok? Hindi ako makapasok sa trabaho. Mag-i-stay lang ako sa bahay, kasama siya. Eh, si Chessie naman, hindi niya pwedeng dalhin. Kasi nga, nasa hospital siya. So, masyadong, mas risky kung dadalhin niya sa hospital. Masyado siyang may-expose. Dito kasi sa laboratory, kahit papano, pagka mga ganitong oras, ako lang yung tao. Minsan lang sila dumating ng maaga. Lalo na ngayon. Kaso nga lang, ewan ko ba, kasi isang araw, hindi talaga ako pumasok kasi nga walang mag-aalaga dito. Wala akong mapag-iiwanan. Kaso nga lang, yung amo ko, yung mudir ko, tinawagan ako, bakit daw hindi ako pumasok. Eh sabi ko walang mag-aalaga, paano ang gagawin ko? So, medyo okay naman. Naintindihan naman niya. Kaso nga lang, eh syempre, alam ko sa loob-loob niya, eh alam niyo naman, yung ibang lahi hindi masyadong... Huh? Hindi masyadong naiintindihan yung ganitong mga sitwasyon. So, yun. Ewan ko pa, bakit kailangan ko pang pumasok? Eh, sarado yung mga dental clinic namin ngayon. Walang pasyente. So, wala rin kaming trabaho. Wala akong gagawin ngipin. Pero, gusto pa rin yan. Pumapasok kami. Bagay, ito. Ganito lang naman kami. Okay naman dito.
Yan, kasama ko yung baby ko. Yan. Wala naman tao, kami pa lang. Mamaya dadating na yung kasamahan ko. So, yan. Hayaan ko muna siyang manood. Oh, kumakanta pa siya. Hello mga tol. So yun, nakauwi na kami. Akyat lang kami sa taas. Yung bahay namin nasa taas. So, yan. Makikita nyo. Nakatulog na si Asi. Hindi niya napigilan yung antok niya. Dapat, kailangan ko siyang paliguan kasi galing kami sa labas eh. Kaso, nakatulog. So, siguro ang gagawin ko na lang, pupunasan ko na lang siya, tapos pagkagising niya saka ako siya paliliguan ulit, tapos ako maliligo na rin ako. So ayun mga tal, dito ko na lang siguro ito tatapusin. Maraming salamat ulit sa pag-aksaya ng panahon at minuto. Maraming salamat ulit sa pag-aksaya ng panahon at minuto sa panonood ng aking mga videos mga tol. Ingat tayo palagi and God bless us all. See you in my next vlog.